Hi guys! Welcome back to my channel. This is Master G. Oo, ngayon po wala tayong sementeryo pero meron tayong mga nakahandang question po ng aking kapatid na si Dane. Oo, yan, shout out at saka sa aking family na nanonood ngayon. Binabati ko rin yung mga OFW na subscriber natin at yung mga solid masters natin dyan. Ngayon, nakahanda yung mga question na para magbigay ano ba, yung getting to know each other, yung mga hindi ko po masyado na-open sa inyo at saka yung para mas malalim nyo pang makilala si Master G. Hindi lang sa puro pagbablog ng mga sementeryo, syempre. So, start na tayo, Dane. What's the question number one? Question number one, how are you, Master Gada? Kamusta ka? Ngayon, ito, moving on. Charot. Hindi. Ngayon, thankful po. Thankful, syempre, tumataas yung channel natin. Kahit may mga nangyari hindi maganda in the past few years or nitong nakaraan lang ay laban, oo. Positive lang ngayong 2024. Okay, so since this is the first time that you are having this interview, Master Gala, why won't you introduce yourself? Like your name, paano ka ba pina-address or dapat i-address ng mga tao pag nakikita na kanila sa paligid or somewhere? Oo, sa personal or gano'n. Ano lang, pwede niyo po akong tawagin RJ or my real name is RJ Joaquin. O, yung mga Joaquin na yan, di ko alam kung saan ang galing yan. Pero tubong Bulacan po ako at yung mama ko is from Tacloban, Leyte. Pero siya ay dito na po lumaki at dito na nakapangasawa. So, nag-meet yung father ko at saka yung mother ko. Apat kaming magkakapatid. Ako po yung pinakapanganay. Saka pwede niyo din akong tawagin ano, Master G lang or ano, Master Gala kung sa personal or ano ba? Okay, ilang taon na si Master Gala? Sakto, ito pong ating vlog ngayon ay for my birthday celebration. Unang-una, salamat po sa Panginoon sa another year ng ating buhay at sa pagsama-sama natin itong mga nakaraan lang po sa ating pag-start sa pagba-vlog. Talagang thankful po ako na yan, I'm coming 33 this February. Oo, yan. So, baka naman, mga magigit dyan. Okay, Master Gala, paano nag-start ang iyong vlogging career? Yun nga, sa mga nakapanood din ng mga past interview ko po sa Bawal Judgmental, sa AHA kay Sir Mr. Drew Arellano, yan, shoutout sa inyo, sir. Yan. Ako yung nasa likod ng bahay namin kasi cementerio. So, doon na yon. Kumbaga, lagi akong tambay doon, lagi akong gala ng gala doon. Hanggang sa, actually, hindi pa po ako vlogger. Mahilig na akong gumala, nakakarating na ako kung saan-saan. Nakarating na ako ng Cebu, Boracay, hindi pa ako vlogger noon. Nagtrabaho lang ako doon hanggang sa hindi ko in-expect na dito tayo babagsak sa pagbo-vlog. Yan. Sino si Master Gala bago ang vlogging? Nako, kung tatanungin niyo napaka-long story pero paiisiin lang natin. Sana teka lang po guys ha. Sana yung mga hindi pa po naka-subscribe dito sa atin ay mag-subscribe na. Pwede din kayong mag-like bilang suporta. Sino ba ako before? Wala lang, pangkaraniwang mamamayang Pilipino lang din na nagtatrabaho. Tawag dito. Teka lang, cut. Naka-conscious ako kasi hindi ako sanay. A few moments later. Pangkaraniwang tao lang din, mga master, kagaya ng ilan dyan, na nangangarap din na balang araw. Ako kasi, actually, kung tatanungin nyo, hindi ko talaga pinangarap itong YouTube eh. Parang gusto ko lang itry dati, hanggang sa dumami ng dumami, maraming nagtiwala, maraming na namangha din sa mga pinupuntahan nating lugar. Yun. Kung hindi ka vlogger, ano sa tingin mo ang pinagkakamalan mo? Ito nga eh. Parang aksidente nga or ito ba talaga yung tinadhana or what? Hindi ko masabi guys eh. Kung di ako vlogger, ano ako ngayon? Siguro nasa ibang bansa. Kasi merong actually, ito ha, short story lang tayo. Bago po ako naging vlogger, bago mag-pandemic, naka-ready na po yung papers ko sa abroad. Ayan, hindi pa nakakaalam. Graduate po ako ng reflexology. Tapos meron po ako dong meron na po akong recruiter doon po sa ibang bansa. I think it's part ng Saudi yun, sa Jeddah, 'yan. So magiging therapist sana ako doon. Kaya lang bigla kang nag-pandemic, nag-close. Kompleto na ako noon, naka-fit to work na po yung medical ko noon at paalis na talaga. Kung natuloy ako, wala po si Master G ngayon. Pero hindi din naman natin masasabi. Okay, ano ang isa sa pinaka hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong pagbablog? Yung hindi ako dati kasi naniniwala totally pagdating sa mga kababalaghan, mga white lady na yan.
Pero maraming kwento. May mga yung kapatid ko din nakaranas ng white lady bata pa kami noon. Si Ethan yung may hawak ng camera ngayon. Natatandaan ko yun eh. Pero ang creepy part, yung pag nakakita ka pala na hindi mo siya matanggap sa isip mo, ano eh, yung blurred talaga, as in, pag nakakita ka pala ng mga something na white lady or what, hindi mo siya maano, wala ka sa sarili talaga, pag first time. Pero nung ngayon tumatagal na, more on ano ko, pakiramdam na lang, hindi ako masyadong nakakakita. At hindi ko naman ina-admire din, o ina-admit sa sarili ko na may third eye ako, yung sinasabi nila, or yung nakakakita. So ano pa ba yun? Ano ba yung ano lang? Hindi ko makakalimutang karanasan. Ah, yan, teka lang, ayan. So, ang hindi ko naman po makakalimutang karanasan, yun nga, yung first time kong makakita sa Clark Abandoned Hospital. Tapos, yung isang cemetery po na abandoned na gagawin ng palengke, somewhere in Mindanao po yun, ang nangyari po, yung para akong sinakal na yung hangin, pasok lang ng pasok dito. Tapos, hindi ako makahinga. Tapos, para akong naliligaw that time, ilalagay ko na lang yung, ano, just sa screen, yung title. Ano ang isa sa mga magandang naidulot sa'yo ng vlogging? Ang, actually, napakarami. Binago yung buhay ko. Siguro kung tatanungin sa Pilipinas, ito ah, isa po ako sa, siguro proudly say, hindi naman sa pagmamayabang, hindi natin kailangan, wala tayong dapat pagmayabang. Isa po ako sa, naging isa na po sa milyonaryo po sa YouTube na kumita na po ng million. Wow! Total. Total po. Nang aking, yan, hindi po alam, nagulat sila sa reaction nila. Hindi po ako ganun pala kwento sa family ko, pero yan, isa po ako dun sa na proud po ako dahil po sa suporta ang binigay niyo po sa akin. Oh, na, congrats, Master Gana. At tapusin yung video, magpapa-Gcash tayo, guys. Ano ang mga challenges na na-encounter mo sa pag-vlog? Super marami, oo. Pero kung iisa-isahin ko, hindi ko na masyadong papahabain pa yung sagot. Yung challenges siguro, yung mag-isip ka ng content na planado, ganito eh, mostly, alam naman natin mga subscriber natin, hindi po masyadong planado yung mga vlog na di-discover lang natin sa mga sementeryo, sa mga ano, hindi natin masyadong planado. Pero ngayon po, medyo nauubos yung content. Yung iba, baka sa isipin na paulit-ulit na lang. Kaya ngayon, ang medyo challenging po, yung mag-isip po ng bagong content na kakaiba. At syempre, yung makatotohanan pa rin naman. Yun. At some point, na-stress ka ba sa pag-vlog? Nga, sa pag-iisip ng content, mga master, medyo stressful din talaga. Yun naman talaga, hindi lang naman po ako, halos karamihan ng vlogger is doon talaga nai-stress pagdating sa pag-iisip ng content. So ako naman, siguro thankful ako na may pagkakataon na parang bigla-biglang pumapasok sa isip natin yung mga panibagong content na naman. Lilinawin ko lang din, hindi natin totaling buburahin ng sementeryo. Siyempre, hindi po pwedeng ganun eh. Ang pagkakasabi ko po doon sa past na na-upload ko is, it's either muna, or kung walang masyadong story sa sementeryo na yan, hindi muna tayo magbablog sa sementeryo. Kapag magiging iba yung priority this time. Correct. So, pag na-stress ka, paano mo hinahandle yun? Ito ah, nagmamature tayo siyempre. Dati pumapatulo ako sa mga, aminado naman ako niya sa mga comments. Pero the more na nag-aaksaya ka kasi ng panahon eh, sa minsan wala nang kasensense na bagay or mga comment nila, lalo na yung alam nila kung saan kanila titirahin eh. So yun na lang, para i-handle ko siya, may time lang na mag-stop ako ng vlog ng mga 1 week, ganun. Tapos refresh, punta po. Hindi ko na po binivideo. Personal ko na yung parang ganun. Meron ka bang go-to person, yung like nakakausap mo kapag meron kang mga problema? Ay, meron. Oo, alam mo yung BFF. Alam mo yan. Ang aking BFF na si Eman. Oo. Kaya lang, ano, hindi yan pwedeng walang pagkain eh. Kailangan ko talaga lang yung, oo, BFF, sorry ha. Pero kailangan may pagkain eh, no? Kailangan may ano yan eh, yung, alam mo yung sa SM, yung favorite niya, yung kape. Yung kape na may, ano, yung prop. De, charot lang. Hindi, yan talaga, nag-open ako sa kanya yung mga minsan suggestions din, ganun. Siyempre, family ko din. Pagka may, sila din yung nagsasabi sa akin ng mga dapat ko din gawin. Eh, alam mo naman ako, direct, minsan, napakabilis mag-decide sa isang bagay, ganun, padalos-dalos. Pero, yan, napapayuhan naman nila ako. Paano mo hinahandle yung mga nagbabash sa'yo? Yun na nga. The more na ihahandle mo yung mga basher, lalo silang magkaka-interest na i-bash ka.
So pag may nabasa, labas lang sa tenga, or may narinig, or pag nabasa mo lang, hayaan mo lang, eh, normal naman yan. Sabi nga ng iba, public mo pinos yan, so public din ano. Pero ako, karapatan ng bawat Pilipino natin na ipagtanggol din yung sarili, lalo na pagka mali talaga yung mga sinasabi nila. Pero yun nga, hindi naman porket pinagtanggol mo yung sarili mo, eh pinapatulan mo sila. Pero yun talaga, hindi maiiwasan yan. Talagang ugali na toxic na yan sa ibang Pilipino. Meron bang mga triggers si Master Gala? Like yung mga pet peeves mo sa buhay? Yan na, medyo hindi ko alam ha. Hindi ako parang, konting pitek, may inis ka, gano'n. Ay, mabilis pong mag-init ang ulo ko, oo. Minsan niya, may time na kasama ko yung BFF ko sa EMA. Nitong nakaraan lang, may na-vlog nga kami. Aabangan nyo yun. Yung mga pictures na nakuha namin sa isang sementeryo, meron na naman. Ngayon, pinofocus ko sa kanya. Napapansin ko, hindi siya nakatingin sa akin. Mabilis, kumbaga, parang minsan sa mababaw na paraan, mabilis uminit ang ulo ko. Sabi ko, itouch mo kaya mapofocus yung picture sa camera. Pero yun, napapag-aralan ko naman din yung pagiging mainitin ang ulo. Kaya nga sa Mindanao na ako nagbablog eh. Kasi alam, wala akong sasabihin ha. Basta yun. Nahahandle ko na rin naman. Tsaka mabilis akong, ang ugali ko, mabilis uminit ang ulo. Mabilis din mawala. Ayun na yun. So ngayong mga nasa adulthood stage ka na, meron ka pa rin bang mga nakakaalitan? Oh, hindi maiiwasan yung mga inggit. yung mga hindi nila magawa para sa sarili nila na nagagawa natin, o hindi lang ako ha, yung ibang tao na parang ang tingin nila, parang siguro hindi nila pinagdaanan yung ganun. Tapos basta pay something na iiwasan nila sa iyo yung mga bagay na gusto nilang ma-achieve na hindi nila nagagawa. At nababase din sa comments eh. Nagbabase po ako sa comments, guys ha. Pero so far, wala namang masyadong ganun na nagko-comment ng ganun. Pero kayo guys ha, kung may comment kayo, may tanong kayo, pwede kayong mag-ano dyan sa ilalim. Mag-type ng comments niyo. So, magbigay ng at least 1 to 3 vloggers na gusto mong makakulat. Ako po. Unang-una po, sa mga sikat na po talaga, yung mga kilalang vlogger, si Ivan na talaga yung gustong-gusto. Yan talaga, si Sir Happy Tulpo. Sir Happy Tulpo, baka naman, samahan nyo naman ako sa sementeryo minsan. Tatlo ba? Ilan? At, sino pa ba? Kung napapanood po ito ni Tony Talks, yun talaga, gusto ko din ma-interview doon. One of my dream. Wow, dream? Tony Talks, baka so, naman. Tony Gonzaga or Tony Talks, baka naman. Oo nga po, baka naman. Gusto ko talaga dun, guys. Kay Mama Ogs, yan. Gusto ko talaga yung mga vlog niya. Si Ogs. Si Mama Ogs. Meron bang vlogger na sa tingin mo, hindi ka komportableng makavlog? Actually, ako open naman sa lahat. Basta ito ha, legit talaga. Legit talaga kayo na talagang kumbaga wala nang script, diretso na tayo dun sa lugar na pupuntahan natin. Open naman po ako, kaya lang, wala po akong masabing pangalan or kung sinong vlogger na hindi ako ready makakollab eh. Parang lahat naman. Oo, open naman open din. Wala akong maisip eh. Actually guys ha, disclaimer, lahat po ng mga questions ngayon na binabasa on the spot po, hindi ko po alam yan, wala po akong idea. Sinadya ko rin po, sinabi ko sa kanya na huwag niya sa akin sabihin yung questions. So ilang questions pa yung natitira? Ilan ba tayo? 145. Ilan po? Konti na lang. Sige. Please tapusin nyo na po guys para po getting. Master Gala is very open for collaboration guys. So wala siyang hindihan. Oh, wala. Basta totoong tao ka din. At okay. Master Gala, nagiging blooming ka daw lately. Meron daw bang love life si Master Gala? Wala po. Naghahanap pa lang. Comment below. Actually, siguro more on ako sa sarili. Pinofocus ko yung yung pagpapadrip, yan. Tapos, pagre-relax talaga pag may time. Talagang single pa rin si okay. Master G. Alright. Game ba may si tanong Master pang ganun. Game ba si Master Gala sa isang fast talk? Pwede.
Alright, Master G or Master Gala? Master G. Cementerio or beach? Cementerio. Unboxing or boxing? Unboxing. Motor or camera? Motor. May makeup or wala? Wala. Shorts or pants? Shorts. Black or white? Black and white. Coffee or vlogging? Vlogging, syempre. Syempre. Happiness or chocolate? Happiness and chocolate. Best time for happiness? Every day. Favorite food ni Master Gala? Pag nagluluto ako, charot. Hindi. Teka lang, wait lang. Ang hirap din pala ng pastok na yan. 4, 3. Matatamis, sweets. Halo-halo, yan. Salad. Alright, so malapit na tayong matapos Master Gala. Meron bang goal si Master Gala na gusto niyang ma-achieve na hindi mo pa na-achieve ngayon? Siyempre, yung road to 800K. Pero talagang, actually sabi ko nga sa mga vlog ko nung nakaraan lang, parang may humahakbang. Ano? Narinig nyo? Hindi, parang may humahakbang eh. Yun nga, siyempre, the more na mas malaki yung channel natin, mas maraming manonood, madadagdagan din yung earnings natin na magagamit po natin, hindi lang po sa paggala, yung mga, siyempre, financials natin sa life, sa ano, yung... makatulong na. Hindi ko na po babanggitin yung mga eksaktong ano, pero maimimix na po natin siya sa ating vlog. Yung charity vlogging. Abangan nyo po yan. Actually, dati dream ko din yung kahit 1 million. Baka 1 million lang talaga. Hindi, pero hindi siya lang ha. Kumaga, napakalaking bagay na sa akin. Itong 500K, sobrang hindi ko na ma-explain eh na ba't umabot tayo ng ganung kalaki. Tapos ngayon, mag-800K na. So, yan. Sana po, supportahan nyo pa rin. At lagi tayong mag-abang ng mga bago natin upload. Maishishare natin sa ibang kababayan natin dyan. Okay. Ano ang dapat abangan kay Master Gala this 2024? Aabangan nyo po yung aking mga pagpunta sa mga hindi masyado napupunta ng ibang vloggers. Katulad po ng meron tayong mga isla na pupuntahan uli. Babalik po tayo ng Palawan. At ang Bohol, abangan po natin yung Bohol at yung mga iba pang mga makasaysayang lugar sa Pilipinas at yung mga cemetery na may istorya ng about sa crimes or sa mga buhay ng mga sikat din na iba pa. And lastly, Master Gala, any message sa mga walang sawang sumusuporta sa iyo? Ayan. Ever since na nag-start ka ng vlogging hanggang ngayon, sumusuporta pa rin. At sa mga kasalukuyang sumusuporta at sa mga susuporta sa darating na panahon. Diyan lang kayo. Hindi, ayan. Unang-una, salamat po sa Diyos dahil sa inyo. Kayo po talaga yung nagbigay ng lakas din ng loob sa akin. Hindi naman, sino bang taong gustong pumunta ng sementeryo mag-isa? Sabi nga nila, bibigyan doon sila ng 1 million, di sila pumunta mag-isa. Ako naman, nagagawa ko po yun dahil nga po, sa suporta nyo rin eh. Sobrang na-appreciate ko po yung mga, sa tuwing nag-upload ako ng 1 PM, ang dami agad nanonood, yung live ko, yung premiere sa ating YouTube, ay sinusuportahan nyo. Ramdam ko naman po na walang pagbabago yun mula noon po hanggang magti-3 years na tayo. This coming February. Okay, thank you so much sa mga sumuporta. At meron tayong pahabol na tanong kay Safira Lexi. Ang tanong niya sa tagal mo na sa pag-vlog, meron ka bang mga parang, meron bang epekto yun sa'yo? Nakakaramdam ka ba lately ng mga parang something na sumusunod sa'yo pagkagaling ka sa mga sementeryo? Oo, ang aking pamangkin na si Safira. Hi Safira, Ate Saf. Yan, at ang tanong ng aking pamangkin, sasagutin ko lang. Siyempre, hindi natin masasabi na lahat ng sumusunod sa atin, yun yung mga namatay or what. Meron talagang may nararamdaman talaga na, eto, kikwento ko lang saglit. Nung nakaraan, 2 beses ako naka-experience mga master ng hindi ko pa sinasarado yung pinto, automatic, nagsasarang mag-isa, biglang kakalabog na gano'n. Magsasara talaga. At kanina lang, nung naka-check-in ako dun sa isang hotel sa Pasay, bago kami mag-New Year's Eve dito sa Makati, yung hotel na, galing ako ng Davao eh, yung hotel na pinaganuhan ko, nagulat din ako, umano din yung pinto. Ngayon, hindi ko masasabi kung sumusunod sila, pero dun yung pagkakataon na kailangan mong magtiwala ng lalo. Pero yun, hindi ko masasabing sumusunod sila, pero
Siguro baka minsan iniisip ko din or what. Hindi ko masabi talaga kung sumusunod nga. So yun guys, maraming salamat po sa mga tumutok na load ng video to. Sa aking kapatid na si Dane at si Ethan na tagahawak ng ating camera ngayon. At ang mga audience natin, ang aking mga kapatid na si Leia, shout out. At ang aking mga pamangkin ni si Safira at si Altea. Yay! So thank you po at sana po this coming 20 or itong taon na to ay mas marami pa tayong ma-vlog na magkita-kita tayo. Ganun pa rin po ang suporta nyo sa akin. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating mga video kasi yun po yung mahalaga din minsan bilang suporta at saka yung pag-share natin. Yun, sa mga nanalo po ng GCash, ilalagay ko po dyan sa screen. At yung mga pwede pang manalo, ilalagay ko po yung mga criterias para po at least kahit 500 worth of GCash bawat isa, magpamamigay tayo ng worth 5K na 10 mananalo ng GCash. So maraming salamat and God bless you all. See you sa mga next gala. Bye! Yay!